sentro ng paggunita ng National Literature Month ngayong Abril ang temang Banyuhay na nakatuon sa musbong na anyo ng panitikan. Kumusta na nga ba ang estado ng panitikang Pilipino? Alamin po yan sa report na ito. Misanaldo, imatsin ang po'y pau. May nakit lang sapong saging agagato. Si Pagong at si Maching, ang pabulang isinulat ng ating pambansang bayaning Dr. Jose Rizal. Hindi lang mababasa, mapapanood din. Isa lamang ito sa likha ng Center for Kapampangan Studies na ginawa kasama ang mga mag-aaral ng College of Information and Communication Technology. Kapampangan ang gamit nilang wika para rito at may English subtitles din para maintindihan ng lahat. Lasawan na kaking asong o ilumutan na kaking sapa? Saan yung buri mo? Ayon sa Center for Kapampangan Studies, ang maikling kwento, ginagawa nila ng animated video para mailapit sa kabataan ang tila nananamlay na umanong panitikan ng lalawigan. Bahagi ng mayamang kultura ng Pampanga ang panitikan. Sa katunayan, taong 1890 nang maabot nila ang Golden Age of Kapampangan Literature. Ang dami na naming na-publish o nalimbag ng mga libro. Nakikita naman natin na hindi naman very successful. Meaning, we're not really communicating our advocacy to the young. Ano bang media ang accessible sa mga kabataan ngayon? So, next namin film, social media, digital, no? Mga short films, animated films, ganyan. Kaya, nagpunta kami doon. So, nag-experiment kami sa digital media. Proud ang mga estudyanteng bahagi ng proyekto. O yun po yung para sa amin is contribution namin at bilang kabataan na responsibilidad namin na maibahagi yung mga story. Ikinatutuwa ng Komisyon ng Wikang Filipino ang inisyatibong ito. Napakagandang gawain ito dahil kung titingnan nga natin dalawang uri ng pagsasalin yung ginagawa ng mga kapatid nating Kapampangan, no? Mula doon sa panitikan nila tungo sa ibang medium. Bago pa man umusbong ang digital media, meron pang isang uri ng sine na malaki ang nayambag sa panitikang Pilipino, ang comics. Ang Comiquero Museum na ito sa San Pablo, Laguna, kasama sa Pinoy Bookstop Tour na bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng panitikan. Naka-display rito ang iba't ibang comics na gawa ng mga kilalang Filipino comic artist at mga likha ng mismong curator na si Jerry Alangilan, gaya ng Wasted at Elmer, na hango sa kanyang sariling karanasan. Layunin niyang maipakilala sa bagong henerasyon ang kasaysayan ng comics at ang mga tinaguriang alamat sa larangang ito. Sinisiroso talaga namin ang the way we do comics. We make sure na magandang-maganda yung drawing, we make sure na yung mga stories namin ay relevant. It talks about Philippine culture, it talks about the Filipino identity. Sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan ngayong taon na may temang Banyuhay, pinagdiriwang ang mga umuusbong na anyo na panitikan gaya ng Wattpad at Spoken Word. Kasama na rito ang panitikan ng mga rehiyon. Kung titingnan natin, maganda sabihin na buhay yung panitikan natin sa rehiyon. Kung naghihingalong man, trabaho rin ng pamahalaan na tulungan yung mga naghihingalong kapatid natin na manunulat, no, sa kanilang panitikan. Para talaga marating natin talaga yung konsepto ng pambansa. Sa paglipas ng panahon, ang panitikang Pilipino patuloy na mabubuhay. Bago man ito ng anyo. The future of literature is animation and film. Literature will be a totally different art form in the future. It will still be there. Patunay lamang din talaga na napaka-dinamiko at organiko ng panitikan na patuloy itong nakakahanap ng mga puwang sa ibang anyo ng sining. Naman naman nakikita yung kabuluhan din ng panitikan. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang QRT Index.